gagaling to. Ayaw magpa-admit. Kahit hindi kailangan i-admit. Hindi kailangan. Nagpapa-admit. Yes. Para ma-experience. Yes. At yung mga naka-admit, pinapauwi na. Ayaw pa. Gusto pa magpa-extend. So ano ginagawa ng ospital? Ay, hindi. Okay. Siyempre kung ano yung order ng doktor. Kailangan? Yes. Oo, bakit agad. Yes, alright mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. Alam niyo ba at nandito ako ngayon sa Office of the Director dito po sa may bagong ospital ng Maynila. Pero mga kaibigan, mahihayain po si Director. Hindi po siya nagpapa-interview. Ngayon, dadaanan ko lang dito yung mga staff nila. Yung mga isa din sa mga malalakas mga kaibigan. Malalakas tumulong sa ating mga kababayan dito po. Kasi pa siya sa lungsod ng Maynila, di ba? So anyway mga kaibigan, papakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda tong opisina na to. Naalala ko to nung ginagawa pa to na pinantahan to ni Yorme Isko noon. Nakita sa taong bayan, sa publiko, kung gaano ito kaganda. Pero ngayon, mas kompleto sa gamit na at fully functional na po itong operational itong hospital ng Maynila. Sana all, di ba? Hindi ito hospital makabing, hotel po ito. So, ipapakita ko lang ang paligid. Ayan. Ayun. So, ito yung mga staff. Ayan. Hello po. Hello. Ayan. Hindi ko na mention yung name. Pero may vlogger din daw dito. Oo. Hello! Hi po! Nagpa-vlog ka rin? Hindi po, yung anak ko. Yung anak ko, siya parang anak mo. Abby. Sige. Abby. Oh, Abby Tolentino. O, Abby na, Andan. Abby Andan. Nakalaga sa YouTube niya? Yes, Abby Andan. O so hanapin niyo mga kaibigan sa YouTube channel niya, Abby Andan. But anyway, isa lang talaga pinakagusto ko din dito. Hindi, different po yung kagandahan na nakikita ninyo. Pero, hi! Ayan, pero may view po dito napaganda. Yes. Oo. Ito yung sabi ni Yorme, mamili ka lang. Dalawang no, dalawang view. Pero tapos may araw dyan yeah. Na parang kinukuha ka lang sa video. Papakita ko na saglit. Oh. Ayan. So anyway, papatingin ko tayo kay Director Carl. Ayan. Wow. Wow, ang ganda. Everyday, ba ganito ang view dito? Yes. So hindi nakaka-boring. Ay, gusto ko yan. Tapos sa kabila, Manila Zoo. Pag makita mo, gusto mo makita yung mga kapatid niya. Oo, sa kabila yung Manila Zoo. Yung mga kapatid niya? Yes, mga... May pwesto din ako doon. Ah, sa Manila Zoo. Bakante nga lang, ayun kasi day off ko. Alright, no. Papakita ko sa inyo mga kanya. Ayan, no? Yes! Ayan. Alright. Gayto paganda mga kaibigan ang view dito. So, try natin puntahan ang roof deck. So, sana all may kusina. Oh anyway. Helipad. Helipad, puntahan din natin yan. O, kasi nung last time, pumunta tayo dito nung nandito si Mayora, pero hindi ato naka-abot ako nun. Na binuksan ito officially. Ayan. So anyway, konting ano lang. Kamusta naman ang ospital ng Manila? Okay naman. Ayan, dumadami pasyente. Oo, nga napansin ko sa baba. Yes. Ang dami na kalinya. Kahit hindi taga Maynila. Oo, pero in fairness, habang lalakad ako sa Ali, ang lamig ah. Oo. Nagbabawas naman lang kami ng aircon. Di mo, isa lang nakasin mo. Okay lang yan. Hindi naman winter, di ba? Yes. At ito, nakita ko na kanina yung chapel. Ang ganda sa baba. Fairness. So, moms, dito sa ano? Dito sa ospital ng Manila, ano talaga mostly patients na nandito? Kasi ang alam ko, meron tayo ditong libreng dialysis. Lahat libre. Lahat libre. Yes. Ayan si Ma'am Ann. Ma'am, anong pinakamaraming patient na case dito? Iba-iba kasi. Pero syempre, marami dito yung mga edad na dinadala na stroke, ganyan. Actually, lahat ng age nakocover namin dito. So, ano bago ngayon sa ospital ng Maynila? Mas syempre mas modern tong ospital, yung mga paggamitan, mga equipment mas modern. So, modern. Tapos mas nadagdagan yung mga gamit namin, mas maganda yung mga kama nila. Yun. Tapos yung mga kwarto namin dito, air condition na. Parang naalala ko rin yung kwento dyan sa field hospital. Mm-hmm. Yung pasyente daw, pag pumasok, ayaw nang lumabas kahit magaling na. So, ano nangyayari? Parang ganito din sa ospital ng Manila. Kahit ayaw i-admit, gusto magpa-admit. Kahit hindi naman kailangan. Nangyayari ba? Nangyayari? Yes. Oo? Oh? Oo, makabigyan. Ito ah, sa kanila galing to. Ayaw magpa-admit. Kahit hindi kailangan i-admit. Hindi kailangan. Nagpapa-admit. Yes. Para ma-experience. Yes. At yung mga naka-admit, pinapauwi na.
ayaw pa. Gusto pa magpa-extend. So ano ginagawa ng ospital? Ay, hindi. Siyempre ko ano yung order ng doktor. Kailangan? Yes. Oo, bakit agad? Hindi. Ay mga kaibigan, kumiubo kayo. Para sa iba namang pasyente, dahil marami namang waiting. Mm. Para sa iba namang. Eh baka ang iba dyan, kahit walang ubo, nung papaubo-ubo. Tsaka ang point, no, nung ginawa ito, pandemya. Mm-mm. Pandemic. Mm-mm. Ngayon, sa ngayon, yung COVID medyo nawala-wala na konti kita paano. Pero hindi naman katulad nung pandemic time na grabe. Mm-mm. So yung field hospital talaga yung naka-experience na grabbing ano. Mm-hmm. Pero mga kaibigan ko, ang field hospital, eh, mas na-enjoy nila ng mga pasyente mm-hmm. dito sa hospital ng Manila, mas lalong mag-i-enjoy sila. Oo. So, kung may sakit kayo, ubo, gawin nyo ng ubo chipon tsaka lagnat. Kumplituhin na. So, mapagpupunta po sa ano, katulad niya na dialysis. Actually, ito yung focus. Ano ba bang kailangan? Siyempre, pag dialysis kailangan, meron munang order ng doktor kung ano yung kailangan niya for dialysis. Mm-hmm. Tapos may mga required na laboratories. Mm-hmm. Tapos, saka namin isi-schedule ng, ano, ng slot. Saka namin bibigyan. So, mabilis naman? Depende naman, opo. Pero usually, normally, mabilis naman. Mm-hmm. Kasi basta kung ito naman yung requirements. Dr. Carl, sabi niya, Dr. Carl, sabi niya isa, depende sa available ng machine. Yes, so kasi depende rin sa availability ng machines namin kasi limited lang. Mm-hmm. Kasi ilan lahat ng machines nandito sa atin? Ang alam ko, 10. 10. Tapos meron tayong available dito portable para sa mga admitted naman yun. Mm-hmm. So anyway, naalala ko din yung robotics na about sa patient. Yung mga patient na hindi nakakalakay. Mm-hmm. Alam ko meron na sa old na... Sa PT. Nalipat sa na rin. Nalipat na rin ba dito? Ah, di ba? Nalipat sila. So ano kaibigan, kung gusto nyo pong mapacheck ako, may mga problema kayo sa health, Hospital naman nila is open, operationally, at yes. Kailangan lang ng mga document or, I think ang barangay, di ba? From barangay to city hall to... Pero dito naman, regardless na residency, basta't kaya naman nung places. Pero syempre, priority natin mga taga-Manila. Ayun. Pero dito naman, hindi naman kami namimili ng mga... Ano, patient. Oo, ng patients. Basta dumating na kailangan ng... Tutulong nga. I-accommodate natin. Tsaka ito eh, no? Kasi dati, blockbuster ang hospital ng Manila pagdating sa patient. Di ba? Dati naalala ko, punong-puno yun dyan. Mm-hmm. Pero dito nangyayari ba? Ay, sa bagong hospital? Yes, mm-hmm. sa ER. Mm-hmm. Sa ER talagang ano, magmula nung mag-transfer dito, ano na, walang humpay na idating ng pasyente. Actually, umigot ako kanina. Doon ako sa likod. Sa likod. Sabi ko pa lang tahimik dito. Tapos umikot ako dito, ba't ang dami na sa kabila? Wala na kasi doon. Ayaw nila ng aircon. Gusto nila aircon na. Ayan nga. So sa tulong ni Mayorahan ni Lacuna, ni Vice Yul, ni Director Carl, ayan. Thank you sa lahat ng mga staff sa Hospital ng Manila. So natutulong na kaibigan, super enjoy po dito. Malito ako mamayang gabi. Papacheck up ako, tapos ubusipon tsaka lagnat. Meron ka niya na private room. Ay, yun yung sabi nga ni Orme, di ba? Nalala mo yung kwento ni Orme. May dalawang view. Kung dito mo pipiliin sa Manila Bay, pag tumama yung liwanag sa bintana mo, feeling mo, pataas ka na. Yes, pinatawag ka na. Pero kung sa Manila Zoo ka, mga kababayan natin yun. Nandun yung mga animal. Gusto kong mag-feeling animal. Actually, may pwesto ako dun. Kwento ko sa kanya. Kapatid siya ni Mami. Nag-day off lang ako. Kaya walang tao ngayon dun. Ako yung buhaya. Iniiwan ko yung pwesto. Actually, ang taas itong building ito, nasa 10th floor lahat ito, di ba? Mm-hmm. Plus may helipad. Yes. So na-experience na ba nagkaroon na ng helicopter na glider? Sa ngayon, wala pa. Wala pa. So, abangan natin. Yes. Sino kaya yung kuna? Ay, maghintay tayo. 10 years. 10 years pa. Hintayin natin yan. So, ayan mga kaibigan. Thank you po sa Hospital ng Manila. Yes. Well, sa lungsod ng Manila. Ayan sa mga kababayan natin, especially sa lungsod. Huwag kayong mahiya o magtanong kung anong kailangan na mga document. So, pwede naman dumiretso, di ba? Yes. Unless after that, kapalo naman yung mga document na kailangan. Later on naman. So anyway, shout out natin yung anak niya na vlogger din. Abby and Dan. Hi, ano? Abby Valentino. Ano binablog niya? Iba-iba. Iba-ibang tema. Oo, iba-ibang tema. Ngayon sa love life. Ay, pero galit ako sa love.
Parang may issue mangyayari dito. May hugot. May hugot. And anyway, thank you again sa inyo. Besides kay Director, si Director kasi mahihain daw. At saka thank you din sa kay General Andres dahil pinapunta tayo dito. Ayan, sa City of Manila again. And hi to Congressman Joel Chua. Hi! Speaking of ano, Congressman. May project siya na gagawin. So abangan lang natin. Pinapa-vlog din sa atin. Yes. Dialysis. Yeah, besides doon, meron pa. So abangan natin. Tumawag kanina na... Boss ko yan. Boss. Sabihin mo, boss. Hi, boss. Congressman Joel Chua. Ayun. Distrito? 3. 3, yes. So mga kaibigan. Ayan, isa din yun sa mga masipag nating mga... Super. Nung before is konsehal. And yes. Then naging congressman. So sana all. 9 years ko siyang boss na konsehal. 9 years? Lakas mo. Sa kanya ako dati. Lakas mo. Wala ko siguro, atas nandito ka, di ba? Hmm? Atas nandito ka na sa mga, ano ngayon, sa tuktok. Mataas to eh. Mataas to eh. So anyway, thank you again. Ayun, nakatimis din pala tayo chismisa. Marepesta to eh. Yes, bakit edit mo na yan. Alright mga kaibigan, maraming salamat po. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagpapalita. Ito po sa lungsod ng Manila, ito po ang ospital ng Manila, the new one. Ayan, the new one ang tawag dito. Ito yung may dalawang point of view ang tinatawag dito. Pwede kang mamili ng view dito, pero may helipad, social. Sa totoo lang, hindi naman ito ospital eh. Hotel 2 eh. Nag-ospital. Ang laki ng... Nag-ospital. Pa tayo, no? Yung Mayora, nakikinig si Mayora, sabihin ni Mayora, ginagawa niyong kwento. Alright mga kaibigan, maraming salamat po. God first Pilipinas, Asensio Malineño. Tuloy-tuloy lang po tayo.